ayun mga ka-Arki, no? Saan natin gagamitin to? Again, ako nung naghahanap ako ng investment, ba't ba nakadikit sa mukha ko? Para makita nila yan. Okay. Hello mga ka-Arki, kamusta? And welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. Kamusta, Rienzie? Okay naman. Ito, ano pa rin, staying healthy. Oo. Kamusta ang pag-aaral? Ayun, naduduling na ako. Medyo nabuburyok ako. Ano ba yung pinag-aaralan mo? Gaya-gaya kay Adriel na nag-aaral din eh. isang program lang din na ano about investment na ayun na mas malalim na ano no mas malalim na pagtingin sa investment, deeper dive into wow, investment. Wow, mas malalim na pagtingin. Oo, na nakakaburyong. Pero anyways, yun yung pag-uusapan natin ngayon, no? Isa ba yan sa pag-uusapan mo, sa pinag-aaralan mo ngayon, i-share mo? Oo. Bali, ganito kasi mga ka-Arki, no? Marami kasing, di ba, kunwari, nagre-review tayo no, ng mga stock market, ng mga mga mutual funds, UITF, tapos kadalasan, o mga offshore funds, di ba? Kadalasan kasi nakikita natin is yung, uy, mataas ang return, di ba? Yes. Uy, 15%, uy, 9%, o, di, 15% and 9%, dun ako sa 15 kasi mas mataas, di ba? Mm-hmm. Pero, mga ka-Arki, hindi lang naman yun sa natutunan natin, no? Hindi lang naman yun ang paraan para makita natin kung talagang yun ang pinaka-the best. Di ba? Sabi ng mga Pinoy, di ba? Ang pinaka-the best investment. Oh, example, halimbawa, meron tayong tatlong investment dito. Ito yung mga return. Ayan. Isang 12, 18, i-highlight at 15. Kita. Ayan. Oh, ano ang ating pag-iinvestan? Oh, antimano at the at the initially, oh, top of ako mind. Ako yung 18% kasi yun yung pinakamataas 18. Eh. Mm-hmm. Oo. Kaya lang, that's right. 'Di ba usually, which is tama naman, 'di ba? Kaya lang bukod dun sa ano, bukod dun sa return na binibigay ng investment, hindi ba? Yung mga investment gumagalaw din, 'di ba? Gumagalaw din 'yan. Mm-hmm. Kumaga umakyat ang presyo, bumaba. Ang tawag natin doon is volatility. Okay? Yung paggalaw. Ngayon, sa investment kasi mga ka-Arki, ang volatility, okay, ay nasusukat ng medyo review tayo ng statistics, standard deviation. Yan. Tama. Yung standard deviation, yun yung gaano kalayo, di ba? Mula sa pinaka-average o from the mean. Ngayon, pumili tayo kanina. Uy, mukhang okay yung 18. Kaso, pasok naman natin to. Eh, yung bawat isang fund, merong, tingnan muna natin pinaka-baba, no? Bawat isa kanila, may standard deviation na ito. Okay. 10, 17, 10, 17 11. At saka 11. Ano yung RF? Mamaya yan. Okay. Ano tayo? Bakit sinulat mo kaga? Dapat pangalawa yung standard deviation. But anyway, sige. Mamaya kasi may minus yan eh. Ah, okay. So parang medyo gumulo na, di ba? San tayo? Sa 12 na yung standard deviation o yung likot niya? Isipin niyo yung standard deviation as likot. Sa 12% na ang likot niya, o ganoon, na ang likot ay 10. 18 na ang likot ay 17 o 15 na ang likot ay 11. So parang, uy, so, parang... Ibig sabihin ng likot, syempre, this is an investment, nagpa-plus and minus yung price ng investment. So, from the average. Mo, from the average. The higher the standard deviation, mas malikot. The higher yung fluctuation ng price nung investment. The more volatile it is. Yes. That's right. Ngayon, so, hindi mo na alam, di ba, na parang, teka, 18, pero mas malikot kasi 17 ang standard deviation. Pero, parang okay din yung, parang mukhang umokay na yung 12 kasi ang likot niya parang 10 lang. So, medyo mag-iisip ka na, ano kaya. Ngayon, depende kung gano'ng kakalakas kabahan or gano'ng ka lakas yung loob mo, I think, no? Usually, yun pwede. Yung naisip ng mga tao, no? Which is... Pwede. Which is subjective, no? Kasi yes, may mga tao na, right. Sige, doon pa rin ako sa 18%, matapang naman ako. Pero, pag nakita nila bumabaksak yung price, biglang kakabahan. So,
Oo. Na ano nila, no, na underestimate nila yung emotional effect. Okay. So, lalo na kapag mga case, ganitong panahon, no, na very malikot ang market, very volatile, di ba? Mm. So, dito na papasok yung ating tool na tinatawag na Sharpe Ratio. Yan. Sharpe Ratio. Okay. Sharpe with the letter E sa dulo. Ano ba tong Sharpe Ratio na to? Okay, simplihan lang natin. Yung Sharpe Ratio ay yung ratio kung gaano ka-efficient yung risk na sinusuong mo. Okay? It's a computation na kumbaga is your investment risk efficient, meaning given a level of return, okay, given a level of return or percent na binibigay sa atin and given the level ng risk, eh ano yung pinakasulit, 'di ba? Ano yung pinakasulit, okay, na susuungin kong investment? Ngayon, para malaman ng Sharpe Ratio, simple lang 'yan, okay? Meron kang return, yung pinakita natin kanina, tapos memenusan mo siya ng usually a benchmark, no, or usually pwede rin mong gawin na ang ima-minus mo sa kanya yung risk-free rate. Okay, risk-free rate meaning, okay, any instrument na walang risk. In this case, kadalasan ginagamit na risk-free rate is a bond, a government bond. Kasi government walang bond. Risk 'yan, 'di ba? Ay hindi naman nagde-default ang gobyerno. Ngayon, sabihin natin na stock market 'to or isang equity mutual fund. So, ang pipilian, okay, ng risk-free rate is yung medyo nakatapat sa kanya, okay? Since long-term ang stock market, pumili tayo ng long-term na risk-free rate, which is a 10-year bond. Okay, ngayon. Oy, okay. Yun na yung risk-free rate na 10-year na government bond. Bond. Okay, ngayon, yun na yung risk-free rate. Ayun yung RF, natin. Yun yung risk-free, oo, rate. Okay. 3%. So, yep, gagawin natin para makuha yung Sharpe Ratio. First step, okay, return minus risk-free rate. Okay, so 12 minus 3, ayan na, kinumpit ko na. 9. Oo. 18 minus 3. Tama ba? 15. 15 minus 3, 12. So, ito na yung net return mo minus the risk rate. At, mm-hmm, okay, para makuha ang Sharpe Ratio, i-divide mo yung return mo versus the standard deviation. So, 9 over 10, 15, okay, over 7, at 12 over 11. 11, okay. Eto na, magkakaalaman na tayo. So, nakita natin, no? Yung return dinivide dun sa riskiness. Ito na ang Sharpe Ratio. Tindinamin! Ayan ang Sharpe Ratio. 0.9, 0.88, at saka 1.09. Oo. Okay. So, ang rule dito mga ka-Arki, the higher the Sharpe Ratio, the better the investment. The better. Mas dumalabas. Kasi, bakit? Balikan natin, no? Eh, yung 18%, okay, meaning binigyan ka ng 18%. Pero, kumbaga, dahil malikot siya ng 17, okay, then yung binibigay lang sa'yo na return, kada level of risk, no? So, kumbaga, bawat riskiness na sinusuong mo, eh, binibigyan ka ng 0.88 na return. Mm-hmm. Si 12%, bawat sinusuong mo na risk o bawat pagtaya mo, okay, binibigyan ka ng 0.9. So, lumalabas ang pinakamaganda sa kanila si 15. Oh, kasi, okay, maski na mas mababa si 15% kesa kay 18, pero yung likot niya mas mababa. So, for a given level of risk or for a given level of taya, okay, si 15 ang pinakamalaki na binibigay. So, siya yung pinaka-efficient yung risk. Yun yung... Yes. Kumbaga, efficient or siguro in Tagalog ang pinaka naisip ko, no, kasi 'di ba pag nagogrocery tayo, 'di ba, hindi naman yung pinakamahal yung pinaka okay or yung pinakamura yung pinaka okay, 'di ba? Mm-hmm. Hinahanap natin yung pinakasulit, yung presyo dun so, sa sulit. Binili. Pinakasulit given the return at given yung riskiness. So ayun, mm-hmm, mga ka-Arki, no, saan natin gagamitin to? Again, ako nung naghahanap ako ng investment, ba't ba nakadikit sa mukha ko? Para makita nila yan. Okay, para makita. Again, ginamit ko to nung naghahanap ako ng ano, ng isang money market fund. Kasi halos pare-pareho yung return, eh. So hiningi, uh-oh, ko sa teller, sabi ko, "Ma'am, can you give me the Sharpe Ratio of each?" Tapos yun, nagkaalaman sa Sharpe Ratio kung sino yung pinakamaganda. So, hindi mo na rin siya kailangan i-compute. Most pooled investments. Pwede ka na ibaba. Oo naman, sige.
Yeah. Yeah. So yung mga pooled investments like yung ETF and mutual fund. Mutual fund. Yes. Nakalagay na rin dun sa parang information sheet niya. Yes. Sharpe ratio. So yes. So hindi na rin kailangan problemahin ng mga ka-Arki kung paano makukumpute 'yan. So it's already a provided number, no, na pwede nilang i-check. So at least ngayon naiintindihan na nila kung ano ibig sabihin ng Sharpe ratio. Okay. Yes, that's right. So again, mga ka-Arki, no, hindi porke mataas ang return, di ba? Eh, antimano, yun na yung pupuntahan natin. Tingnan natin, baka mamaya mataas nga ang return, pero yung binibigay nun in terms of riskiness, eh, mataas din. So baka hindi sulit yung mataas na return kasi masyadong malikot, di ba? So yun ang Sharpe ratio. Gagamitin mo yung Sharpe ratio sa pag-compare ng pare-parehong klase ng investment. So, ibig sabihin, kung equity fund, dapat lahat equity fund. Kung balance That's fund, right. lahat balance fund. Hindi pwedeng i-compare mo yung isang equity fund versus sa isang specific na stock or company sa stock market? Or para pwede ba yun? Pwede naman kasi pareho naman silang asset klase. Pero siguro, ang hindi pwedeng i-compare is equity fund or stock market, tas kukumpara mo sa bond. Sa bond fund or sa isang corporate bond. No? Tama. Super magkaiba naman sila. So, ayun. And actually, even in between stocks, no, kunwari, BPI, Ayala Corporation, or ganito, pwede nyo rin gawin yung Sharpe ratio para makita nyo, no, na kumbaga, siguro ganito na lang, kung meron kayong investment na halos pareho ng, ano, ng class, like equity or stock, tapos magkalapit lang yung return, okay, yung Sharpe ratio yung magiging, ano, yung magiging tiebreaker ninyo, magiging magandang tiebreaker. Kasi, kunwari, meron ako isang client, yung stock market portfolio niya, apat yung real estate company. So, okay. So, sabi ko, ikaw, kung gusto mong bawasan, pwede naman, no, gawin natin isa na lang na real estate company. Tapos, i-diversify sa ibang sector. So, that's right. That's pwede right. niyang ngayong i-consider, ano ba yung Sharpe ratio nitong apat na real estate company na to? Tapos, ang itira niya ay yung pinakamataas yung Sharpe ratio. Tapos, yung tatlo, pwede niya, since may gains na naman, pwede niya nang ibenta yung shares and then buy shares of a new company in another sector para mas diversify. Yes. Kasi yung una niyang naisip, gusto daw niya mag-diversify. Puro real estate company, diversified ka lang dun sa company but not in the sector. So, that was my advice sa kanya. I-consider That's yung right. Sharpe ratio ng mga company sa iwanan niya yung pinakamataas. Pinakasulit kasi. So, yun, ay mga ka-Arki, isa na namang dagdag kaalaman sa atin. Hindi lang return. Okay, no? So, hindi lang return ang tinitinan natin ngayon, di ba? Titinan din natin ang Sharpe ratio sa mga ating pagpili sa mga iba't ibang investment na makakatulong sa inyo. Alright, so I hope marami kayong natutunan na bago ngayon, mga ka-Arki, and kung nagustuhan nyo tong video na to, then please give it a thumbs up and then share it to your friends and please remember to subscribe to our YouTube channel. Yes. Bye-bye. Bye-bye kagad. So muli, mga ka-Arki, sa susunod nating video ulit. Alright. Sige. Alright, bye-bye. Bye-bye.